Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, BrahMos missiles mula India dumating na sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng export variant ng BrahMos supersonic cruise missile mula sa India. Ang ilang mga ulat sa media ay dati nang nabanggit na ang paghahatid ay malamang na mangyari ngayong Biyernes, April 19, 2024. Ang pag-export na ito ay malaking bagay para sa India. Ito ay may napakalawak na pang-ekonomiya, diplomatiko, at geopolitical na kahalagahan, lalo na sa rehiyon ng Indo-Pacific. Nagbigay din ng babala ang China patungkol sa pag-deploy ng Estados Unidos ng mid-range missile sa Pilipinas, at tinawag ito ng China bilang banta. Sa pagsasalita ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, sinabi nitong banta ito sa China dahil panghihimasok na ito sa kanila. Pinapatigil din ng China ang pagde-deploy ng Estados Unidos ng mga mid-range missile sa Asia-Pacific na kabilang dito ang Pilipinas, dahil inaalis daw nito ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. 对有关动向表示严重关切，中方一贯坚决反对美国为谋求单方面军事优势在亚太地区部署中程导弹，在中国的加盟口强化前沿部署。美方此举加剧了地区的紧张局势，增加了误解误判风险。我们敦促美方切实尊重他国的安全关切，停止挑动军事对抗。 停止破坏地区和平稳定，以实际行动减少战略风险。
菲方应当清醒地认识到美方此举的真实目的，以及迎合美方的严重后果，不要以牺牲自身的安全利益为代价，为美国火中取栗，不要在错误的道路上越走越远。Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Christopher Lacson na mas lalo pang palakasin ang relasyon ng Pilipinas at New Zealand at iangat ito sa mga paraang maghahatid ng totoong benepisyo at magsusulong ng parehong interes sa seguridad at ekonomiya. Our interaction and engagement with New Zealand is guided by our shared Pacific heritage, our common experiences as maritime nations, and by our collective desire for peace, stability, and prosperity. It is indeed a natural course for us to work towards enhancing our relations that will see the Philippines and New Zealand grow closer and cooperate more extensively on various areas, including trade, investment, defense, environment, climate change, maritime security, people-to-people linkages, and in multilateral endeavors. A very full list. The Philippines welcomes New Zealand's continued commitment to advocate for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including through the United Nations Convention on the Law of the Sea. Your support, Mr. Prime Minister, and that of the New Zealand government strengthens the overarching principles on which our continued march to prosperity and regional security are anchored. We are delighted to acknowledge the intent of our friends in New Zealand to join our efforts towards a comprehensive maritime security for our region. Accordingly, we look forward to the institutionalization of our bilateral endeavors in maritime security that will have our respective law enforcement and civilian agencies working together to address common threats at sea. Together, we are committed to stepping up our defense relationship with President Marcos and I, directing our officials to get pinnings in place for our militaries to be able to work alongside one another in a more frictionless manner. President Marcos and I have reflected on the challenges faced by our region and the international environment. And as two Indo-Pacific democracies, we share values and a common outlook on the world of here in the Philippines in the immediate region. Sa joint statement ng dalawang leader, nagkasundo sina Pangulong Marcos at Prime Minister Lacson na mas palawakin pa ang kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang dito ang defense, security at maritime cooperation, trade and economic ties, people-to-people connections, renewable energy at climate change, at regional and global developments. Inatasan ng dalawang leader ang kanilang foreign ministers at iba pang opisyal na maglatag ng roadmap na magsisilbing gabay sa pagtatatag ng comprehensive partnership. Kasama dito ang pag-angat ng foreign ministry consultation sa vice ministerial level at ang paglikha ng mga bagong mekanismo gaya ng Joint Economic Commission at Maritime Dialogue. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.